sa mga kalapan, so kumusta kayo lahat? So welcome back sa ating YouTube channel, Darkat TV. So, andito ako ngayon sa tindahan or litsunan manok ni Ate Inday, Michinero Vlog. So, bali, isa siyang Pinay na kumbaga naging successful sa kanyang negosyo dito sa Taiwan. So, maya-maya, makikita nyo, mapapanood nyo, o makapanayin natin si, also known as, yun nga, Maricris Ortega. Tama, no? Ortega. Bali, nag-ano lang tayo ng konting, ano, konti lang to, konting mga tanong para sa kanya. Siyempre, para sa mga kapwa natin bilang FW na naging successful dito sa negosyong to. So, ito yung pangalawang meet-up namin. And then, so una kasi nakapag-vlog ako sa kanya. But now, gusto ko siyang mapa one-on-one na ma-interview para sa inyo guys na baka meron tayong tips na makuha para sa kanya o sa gustong mga maging successful dahil sa negosyo na papasukin nyo o negosyo na katulad ng sa kanya. Guys, mamaya, hindi natin kayo, okay? So, standby lang kayo dyan guys. Ayun! We're here! Ayun, ito sa bahay niya. Nati Inday. House tour tayo, house tour. House tour hindi, house tour! Ayan. What's up guys? Kamusta kayong lahat? Welcome back sa ating YouTube channel, Darkan TV. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at hit na yung like, at share, at mag-comment ka na down below. So guys, andito tayo ngayon sa bahay ni Ate Inday, Lichonera Vlog, kung saan ay ikakapanayam na natin siya about sa kanyang successful na ninegosyo dito sa Taiwan. So yun, papakilala ko ngayon sa inyo si Miss Inday, Lichonera Vlog. Welcome back to my vlog, Charot Tete. Welcome to Jericho. Ayun guys, ito na nga si Ate Inday. So ayun, meron tayong tatanong sa kanya about sa kanyang negosyo. So, pinagbigyan tayo ngayong araw na to. So, busy tao, pero pinagbigyan tayo. So, ayan guys, meron kaming ginawang mga question. Mga simpleng question lang na pwedeng makatulong sa inyo para just in case na maging gusto niya magnegosyo tulad niya, ay mabigyan kayo ng tips. Yes. Tips. Ayun, Ate Inday. So, nagsulat ako ng mga question dito. Are you ready? Ready? Pero, syempre, ang question ko na ito is tell about yourself. Ate Inday, meron tayong question dito. So, ano ang work mo dati dito sa Taiwan? Ano, OFW din po ako. Year 2007. Pumunta po ako dito, bilang OFW po. Umano sa flow ng buhay. Kasi yun nga, sa hirap din, ba? Mahirap talaga ang buhay. So, kailangan, kahit sa sa murang edad or sa ganun ka batang edad, so, kailangan pumunta ng ibang ibayo para hanapin yung kapalaran. Yes. So, paano ka nag-apply dito sa Taiwan? Paano ako nag-apply? Because I have two sisters. Meron akong dalawang sisters din po na nauna sila dito. Mm-hmm. Parang nagbibigay din sila ng advice na sige, ganito, pag halimbawa pwede mo, gusto kang pag-graduate mo ng college, gusto mo pumunta ng Taiwan. So, yun, pwede kang pumunta ng ganito. Pero long process pa din kasi hindi porket meron kang mga kapatid dito, automatic na pupunta ka dito. So,
ano, kung ano yung pinagdadaanan nila ng paghihirap na pag-a-apply, yun din yung pinagdadaanan ko. Mm-hmm. So, nag-apply ako, yes. Kung ano man yung pinagdadaanan talaga nila na hirap na pag-a-apply, doon din ako. Ganun din yung process ko doon. So, nag-apply ako as, factory worker din. Mm-hmm. Sa agency, GS agency. Oh, pala sa GS contractor. Oh, pala sa same tayo. Okay. Same kami pala. So electronics yun? Yeah, electronics po. Okay. So, ilang taong ka dito sa Taiwan bago mo nakilala ang asawa mo? Kumbaga, di ba meron global crisis? Mm-hmm. So, hindi ko talaga naman talaga talaga ang pagkakataon ay, naabutan kami ng global crisis 2007-2008 yun yung time na may global crisis. So, hindi ko kasi di ba, magkalayo po yung edad kung sa totoong buhay is magkalayo po yung edad ko at yung asawa ko. So, So nagkakilala kami kasi siya yung may-ari ng coaster na parang nagpipick up sa amin. Mm-hmm. Pero mahabang story, hindi ko alam na. Kumbaga, yun siya yung pre-bus nyo. Yes, no? Yes. Sa amin, pick up ng pre-bus. Yes, ganun yung situation namin. Driver siya. Hindi siya talaga yung meron siyang mini coaster dati. Tapos pininta na, wala na ngayon. Doon namin nag-umpisa, pero hindi ko expect na may gusto pala siya sa akin. I mean, tell me about yayo. So, parang seryoso na to. Yes, yun. Seryoso na to. Kasi, parang dugot pawis ang pinagkita. Bakit, ito yung tanong atin, Day. Bakit Lichun Manok ang naisip mong inegosyo? Parang lang kasi siya. Sa dami-dami ng pwedeng negosyo, bakit Lichun Manok? Yes. Actually, first, part manok pa din talaga. Mm. Kasi dati, Sir Darkan, Chuyus inasal, which is manok pa din, pero dito lang siya, legs. Mga thigh part. Mga thigh part lang siya, yes, manok. Part lang siya. Parang lang siya, inaasal lang talaga. Mm. Hindi yung hindi kagaya ng buo na lechon. So, okay. Yun talaga, so chicken pa din. Iniisip ko yan kasi alam ko at saka na parang pagpagkain talaga yung papasokin ng negosyo, which is papatok talaga dito kasi sa daming Pilipino dito sa Taiwan, yes, guys. Sobrang daming Pilipino dito sa Taiwan. Hinahanap-hanap natin yung panlasang Pinoy. Mm. So, kaya naisip siguro ni Atinday yung yes, isa din yun talaga sa dahilan. Oo. Kasi importante yun na pag papasok kasi sa negosyo, kailangan sa right choice ka. Mm-hmm. Kumbaga parang iisipin muna kasi parang sugal din yun. Parang sinusugal mo yung lahat-lahat sa'yo. Lahat talaga. Yung buhay mo parang sinusugal mo na doon. Ito, next question. Ano yung beans na tinayo mo bago ang Choyos? Yung base na ano yung unang business mo na bago mo tinayo siya? Kainan, parang made to order na made to order. Yes. bago pa ang inasal kasabay na yun sa inasal. Kasabay yun sa inasal yung made to order na may mga optional dishes. Asa nagluluto ka ng mga Pinoy food din? Yes, dati po. So parang pala mahirap, so parang din pala ibang mga na parang nagpa-order ka sa mga company ganun dati or hindi naman? Hindi ako nagpa-order na parang na sila ang nagkakasayo. Yes, sayo. Yes po. Dine-in. Buddy, paano ba nagsimula ang Choyos Lechon Manok? Ang Choyos Lechon Manok talaga nagsimula last 2018 talaga. 2018? November 15, it's daddy's birthday, my husband's birthday. So, parang yun yung kakarating din timing na kasi yung Sir Dark, yung griller namin sa main brands, galing pa yan sa Pilipinas. Galing po talaga sa Pilipinas kasi wala po yan dito, walang nakakaalam sa ganung proseso na pagbe-business dito. So, walang griller machine dito. So, hindi namin mahanap-hanap pa. So, mahabang proseso din talaga, sobra ang paghihirap kasi syempre kumontak pa ako kung sino yung pwedeng store na pwedeng makapag
Ito, yes. Shipping ng ano. So, yun. At nakahanap naman. So, things. So, yun. So, nag-order ako doon. August pa, pero matagal dumating ha. Almost 2 months bago dumating dito sa ano. Tapos mahabang proseso kasi, yes, mga taxes or whatsoever. Bago ma-release ang Taiwan. So, guys, hindi pala ganun din kadali ang mag-shipping ng isang klase ng ganung mga machine. Mm-hmm. So totally talaga dadaan mo sa maraming proseso, yes, mga papeles. Opo. Syempre mahal din ang ano, mahal din ang mga shipping fee. Yes, at tax dito sa Taiwan. Tax sa Taiwan. Yes. Sobrang hirap, talagang magastos talaga. Ano. So the next is ano ang mga struggles na hinanap mo bago mo nang hinarap mo bago naging bago ka naging successful? Oh, grabe, sobrang dami. Magbigay ng sample. Okay. Sobrang dahil, yes. Kasi ano, alam nyo guys, yung nag-uumpisa is, nung nag-uumpisa itong Chuyus Lechon Manok, main brands yung saho ko talaga. Ako lang, ako at saka si Daddy, yung husband ko. Grabe, ako yung ano, ako yung maglilinis, as in ako talaga lahat. Ako yung nagtitimpla, ako yung nag-ano kung paano, tapos, kasi walang idea yung asawa ko. Taiwanese kasi yun. So, wala siyang idea about sa Pinoy food or especially sa lechon. So, ako lahat. Ako lahat. Ako naghuhugas ng manok. Ako nagtitimpla. Ako nag-grill. Yung kay Daddy is yung alam mo yun, pagtusok. Yes. Kasi kailangan yun ng force na, kailangan talaga ng lakas yun para maano. Kasi pag tusukin mo lang din yun na diretso lang sa laman niya, matatanggal yun. Basta, so may discarte pala siya. Yes, may technique po doon na para hindi para siya may ipitin ka doon sa kailangan mong ipasok doon sa talagang skewer niya. Yes. Skewer tawag doon, guys. Guys, yung tinutulog sa manok, skewer ang tawag doon. Mm-hmm. Para, so, kumbaga, pag inikot yung manok, hindi siya malalaglag yung mga mapaan niya, wings, at saka yes. So, kailangan na nun. So, ako lahat gumawa nun. Ako lahat gumawa. Yun. Within 5 months. Grabe guys, no? Pero, tapos nagtrabaho pa ako sa isang company here. Sabay. Pero nagtrabaho ako sa bayes. Ayun guys, sabihin pala, sabay, habang nadelete na si Ate Inday, so nagka-company pa rin siya. So, diba, sobrang sipag ni Ate Inday, no? Diba? Kasi ano, hindi ko alam guys na, pinasok ko yung negosyo na yun, hindi ko pa alam na mag-click ba siya papatok or sa mga kababayan ko dito sa Taiwan. So, hindi ko pwedeng pababayaan din yung trabaho. Kasi, alam mo na, meron tayong, yes, panggastos, wala din talaga. So, yes, pagsabayin. Pinagsabay ko po talaga yun. Grabe, no? Pero pala kahirap pala pagka, ano, sa pinagdaanan ni ate. Ayun yung kanilang struggles. Isa ka sa ano, hanggang makuha ko yung success. Yes, so to yun. Pinagbukuha yun. Sino ang inspiration mo sa lahat na naging successful? Of course, family ko. At saka, ako mismo, yung sa sarili ko din, gusto ko, ano, talaga, meron akong, kumbaga, meron akong, kumbaga, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong tatahakin tong ano na to, yung kapal, kumbaga parang i-try ko yung kung ano yung pinag-ano ni God sa iyo. Kasi parang merong ano call, yes, merong tawag. So, ginagrab ko yun. Parang, pero maraming, before ako, ano talaga sir, ano yung sa work pa, sabi no, dito ka na lang kasi hindi mo alam papatok ba yan. So, huwag ka nang mag-resign sa ganyan, ganito, ganyan sa work. So, sabi ko, i-try ko lang po. So, yung pumatok na yung negosyo mo, nag-resign na lang yan? Yes, matagal pa kasi hindi naman agad-agad din dito mismo na pag-alimbawa, yes, pura mismo mag-resign. So, pinag-isipan ko ba din kung mag-resign ako, kasi ang dami kong bayarin. Yes, ang dami ko pang, bayarin. So, kailangan kong pag-isipin ko, i-give up ko yung trabaho ko or kaya kong pagsabayin. Pero hindi ko talaga kaya nung pumatok na yung Chuyus Lechon Manok, first branch. Yes. So, sabihin, saan pala yung first main branch po? Dito sa? Yes, itong inano natin, yung sa Hoku Brands. Yung talagang first branch. Ayan guys, bali, ang main branch na guys, dito sa Hoku. So, sino nga pala si Chuyus? Sa Chuyus Lechon Manok. Si Chuyus, it's a name sa baby ko. Ayan. Name ng baby ko. So, name pala ng baby niya guys. Yung ano. Nag-iisang Chuyus. Ayan. Yes, po ka ng maayos. Ayan na ang branch ng Chuyus Lechon Manok. Dito sa Taiwan. Ala, sa awa ng Diyos, yes, ito, main branch ko. Yes, Simpong Brands. Simpong? Yan yung first na nag-franchise sa akin. Okay. Because open po ako ng franchise dito sa Taiwan, sir. Okay. Kasi wala man ako manpower, so di ko kayang i-open yung Chuyus na
ako, okay. Mama. Ako pa din yung magmamanage. So, hindi ko kaya. So, nag-open ako sa franchise sa awan. Meron din naman nagtitiwala sa aking produkto. Okay. Yes po. So, meron tayong, yes, Hoko Brands, tapos Sinfung Brands, Guanyin Industrial Park Branch, at saka Guanyin Near Market. Market, dalawa doon. Dalawa Guanyin, doon sa Guanyin. Guanyin, saan ba yun? Somewhere, no, somewhere in Nili, Taoyuan. Ah, Taoyuan. Yes, yes. Somewhere in there. Sa Yami High School. Yes, papuntang Taoyuan. Oh, yun, meron na pala siya sa Taoyuan, guys. Sa yun, Guanyin? Actually, hindi pa talaga yun siya sa Taoyuan. Siya pa. Either Chungli, in between. Yes, papuntang Taoyuan. Yes, yes. Tapos meron tayong Kaohsiung at saka yung newly open natin sa St. Julian's. Alam mo yung di ba kay Ate Julie? Sa Kaohsiung open na din? Yes po. Wow. Okay, ito yung, yun yung pang ano natin. 1, 2, 3. Taichung wala pa. Pang 5th brands natin yung sa Kaohsiung. Tapos yung sa St. Jude, pang 6 yun. Yes, meron tayong kami. Wow, grabe guys. Meron pang coming na. Ayun. So parami ng parami ang ano, ang branch ng Joyous. Yes po. So, si Sir Darkan pa din yung pagkakiwala. Sa dami ng branch mo, may plano pa mong dagdagan yun? Yes po, sir. Kung papalaring tayo na meron pang mag-franchise, I mean, why not? Pero ano, sa ibang lugar, siguro marami pa naman lugar ang Taiwan. Pero sa, ano, sa Pilipinas at Inday, ay meron ka na ba? So, yeah, sa Pilipinas, saan pala yung ano? May branch ka ba sa Pilipinas ng Joyous? Merong open dapat noong 19, November 19 guys, Pilipinas. Pero ano, since galing dito yung ingredients, so hindi pa nakarating na sa ano pa lang, kakarating pa lang sa Manila Port. So, na 1 week after bago may i-deliver. So, opening doon. But before December, this year, open na po lang yung Choice Lechon Manok, SGD ang Bulacan po. Ano yun? Bali, Joyous na pangalan niya? Choice din. Sa akin din po yun. Saan yun? Sa Bulacan? San Jose Del Monte, Bulacan. San Jose Del Monte, Bulacan, first guys. First branch ng Pinas na. Ayun, Joyous na branch yan, guys, ha? Apo. Sa San Jose? San Jose Del Monte. San Jose Del Monte, Bulacan. So, magkano ang puhunan mo noong ikay nag-umpisa sa lechonan? Medyo maliit lang naman. Ay, maliit lang talaga. Maliit? Oo, maliit pero kailangan mong sisikapin na magkas siya. Kasi kami, ako, bumili lang ako ng size sa grillier, tapos bumili kami ng mga sikanhan. Mga gamit. Yung mga upuan namin, mga table, lahat yung sikanhan, ref, freezer. Yes po, hindi kami nag-umpisa sa yung mga brand new. Mga brand new. Naiyak na siya atin. Hindi kami nag-umpisa sa mga brand new guys. Kasi ano, wala talagang enough na puhunan. Oo. Wala enough na puhunan na ibili ng mga new, yes. So, magkano naman ang income mo every month? Usapang income naman ito. Kasamay. Magkano naman? Dati, nung hindi pa pumatok yung Chuyus, maliit lang. Sobrang maliit lang. Pero, sa dandahan, nung nakilala na siya, makabinta na kami ng 60 chicken a day. So, 60 chicken a day? Yes. Gano'n, lockdown na. Pero yung target ko, sir, ano lang talaga, 40. Makabinta ako ng 40. Na okay yun. Na yan. Kumbaga, yun yung target ko talaga, na 40 chicken a day, makabinta na ako nun. Okay na, okay na. Pero sa awa ng juice, ginawa yun, 64. Kasi kaya mo naman, yes po, papa. So, kung sa 40 tayo mag-base, 8 times po yun ng 300 peso, 40 times 300. 300, so may 12k a day, so i-times mo ng 30 days in 1 month. So, okay, so 300, yun gano'n. Magandang negosyo na talagang lechon manok. So, magkano nga ulit yung lechon manok? 300 per pieces. Per pieces. Isang buwan yung... So, ito na. Ang cute. Ano ba so, ito na guys, pinaka-last na question na ito. So, ito na, para sa mga kababayan nating Pilipino na halos kumbaga naghahanap buhay dito sa Taiwan. So syempre, balang araw gusto nila din na magkaroon ng negosyo na katulad ng sayo. Hindi man katulad ng sayo o kaya sa ibang mga negosyo. So, ano yung pwede mong ibigay na tips para kumbaga maging katulad ka nila? O para maging, para sa mga gustong maging magkaroon din ng negosyo na katulad ng sayo? Okay. Yung kagaya sa akin na mahihirap. Yung mahirap lang talaga na gusto mong
gustong sumabak sa isang maliit na negosyo na hindi pa alam kung either mag-click ito or hindi. So, yung tips ko lang is, kailangan may passion, love sa pinapasukan mong, yeah, kahit maliit man yan or malaki, okay na lang, mahalin mo yan. At saka yung servisyo mo din dapat may pagmamahal. Kasi kung halimbawa, especially sa produkto mo ha, kasi kung halimbawa walang love yan na ibibigay mo, hindi magiging successful. Yes, successful yan. So, yan. Passion, love, and of course, yun. Siyempre, maganda din yung supportado ka sa pamilya mo. Yes, so. At saka yung sa mga kaibigan, as in, sobrang thankful ako sa mga kababayan ko na nandito sa Taiwan. Sa inyo, sir, grabe sa inyo. Ngayon. Oo, grabe. Ay, hindi ko alam talaga na, sobrang, yung pagmamahal nila sa produkto ko ay napaka, sobra-sobra. Hindi ko ma-explain ko yan words. Kasi, kasi sobrang nagpapasalamat ako sa kanila na tumatangkilik ng Swiss Lechon Manok. Yes. Hindi ko kasi alam, sir, na yung taste ko ay magagustuhan din yun sa mga kababayan natin. Siyempre, yung bawat tao ay may iba-ibang taste. Panlasa. Pero, yes. Pero yung panlasa ko ay nagiging pumatok sa lahat. Oo, parang minahal ng lahat. Oo, so yun po yung yun po yung talagang pinagpapasalamat ko talaga sa lahat-lahat ng OFW, mga Pinoy dito sa Taiwan, as in pinagmamalaki ko kayo at saka, yes. To make you inspired po, based sa aking experience, yes. Laban lang talaga. Laban lang talaga. Kasi tiwala sa sarili, tiwala kay God, of course. Basta wag lang matakot. Kasi yung negosyo talaga, meron naman talagang ups and downs. Ups and downs talaga yung business. Pero pag bumaba ka man, wag kang matakot. Kailangan sisikapan kung paano bumangon pa ulit. At saka hindi possible yung yung kagaya nung paglimawa nag-iisip ka ng negosyo mo na parang isang tabi mo na lang yung plano mo. Yes. Kasi wala kang ganito, ganyan. No, hindi hadlang yun. Hindi hindrance po yung, especially yung financial. Kasi pwede ka namang sa small na paraan, pwede kang mag-start. Yes. Nang ganun. Oh, hindi hindrance po talaga yung wala kang pera. Kasi ako nagsimula ko, wala po talaga kang pera. Sentimo lang po talaga yung meron ako. So, yun guys. So, ngayon, sentimo pa din. Senti mo na sa gilid-gilid. So, ayan, mayroon pa pala akong question. So, how to be Ate Inday? OMG. What do you mean, Ate Inday? How to be me? Just be myself. Be yourself lang talaga. Tsaka kung ano man yung kung halimbawa, yung taong yun is nag-approach sa'yo ng maganda, kailangan mo ito. Pero kung yung taong yun is stagnant mag-approach sa'yo, syempre pakitaan mo din ng yung parang magising din sila. Sige, hindi naman pwedeng kasi ako hindi ako nang aapak ng tao. Yes, yes. So, hindi ko Be humble pa rin ka. So, kailangan lang din na huwag mo din ako aapakan. Kasi hindi ako marunong mag-aapak ng tao. Wala akong inaapakan ng tao. Yes. Yun po. Basta just be yourself na lang talaga. Natural. Last question talaga. Hello, so, last question. Ito na yun. Kanina ako na si Glass. Ito yung pinakalas talaga. Kaya guys, abang yung sagot niya, mapamatay aboy abunda. Pastok, guys. Ay, pastok talaga. OMG! Hindi ko minagandahan yan, ha? Pastok to, guys. Galing nito, ha? Okay. So, Ate Inday. Oh my God. Sex and chocolate. Tugaw madali sa tanong na yun. Okay, so ito. Okay. Dito ka doon. Okay. Yes. Mura pa kitang kopya mo. Mura o mahal? Mura. Yes. Bakit mura? Explanation. Okay, manok. Mura kasi wala akong pera. Manok o gulay? Manok, syempre. Mainit
Oh, malamig. Oh, mainit, of course. Tama yung tanong ko to. Red, red or yellow? Ay, yellow! Yes, yellow. Yeah, yellow po. Pag ano, pag mahal niyo ako. Oo nga pala. Okay. What? Ito, ito, ito. What you feel sexy? What? Hala, gifted lang talaga. Hala, sexy ba ako? Hindi, gusto ko tumabok. Gusto ko tumabok, promise. Naman. Pikibilong. What do you giving up for love? I give up for love. Yeah, yeah. Well, ano, no. Ano, kaya ko mawala ang lahat, wala lang yung pagmamahal ko sa pamilya ko or sa, yes, lalo na sa baby ko. Hmm. Yeah. They are everything for me. Baby so, first talaga. Yes, baby first. Hindi na husband first. Correct. And ito. Best time for sex. OMG! OMG! Anytime. Taray ko. Kaysa nabuti ng rainbow ka. Lights. Oh my God. Okay, dito ba? Lights off or lights on? Lights on. Lights on. Lights on. Lights on. Lights on. Diba, okay na yung position. Para makita din natin kung malaki o hindi. Ano ba yung pinapa? Tumasok dun eh. Oh, tinanas talaga to. Chocolate or sex? Alba! Parang, Okay. Grabe, dark and talaga iba. Ayan guys, no? Hello, ayan guys. Grabe yung dalawa. Thank you so much sa inyo, sir. Welcome. Grabe, sobra. So, ayan guys, no? Nalaman na natin. Nalaman na natin yung tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang negosyo dito sa Taiwan. At syempre, more on na mga branches pa ang kanyang bubuksan soon. Kaya abangan niyo yan, guys. Kaya tinday, i-invite mo sila sa iyong business and also your YouTube channel. Guys, vlogger na rin si Ate Inday. Kaya, yes, nakita nyo, so Inday Lichinora Vlog. Lichinora Vlog, yes. So, invite mo sila doon sa... Oh, guys, ano po, yung hindi pa nakakaalam, especially dito sa Taiwan po, meron akong, yes, Julius Lichin Manok. Makikita niyo po yun sa pasyalan sa Taiwan, of course, Darkan TV. Yes. Darkan TV, guys, Annalyn Astorga. Yeah. Sila po yung na-picture na, yes, paano yung buhay ni Inday Lichinora. Inday Lichinora Vlog. So, ayan po, yes po, dapat gaganan tayo dito. Nandun sa aming So yan po, no? So abangan niyo po, na-invitahan ko din kayo. Meron kaming yes po, once again, Hoku Brands, Sinfung Brands, Guanyin Brands, Near Market and Guanyin Industrial Market. Ay, Brands. Tapos Kaohsiung, Sinchu at coming soon. Soon. Yung dalawa po. Meron kami abangan niyo yung sa vlog na to. Sa vlog niya din dahil sa vlog ko. Yes, abangan niyo. Abangan niyo yung another two branches. Wow. Pang 7 at 8 branch natin. Wow. So abangan niyo po yun guys kung saan ha. Be excited yung mga nandito na mga kakapwa naming OFW, yes, mga foreigner na nandito sa Taiwan. Abangan niyo po yung next branch namin ng two branches. Malay muna sa tabi-tabi niyo na. Okay. Tracy Chumanok once again and Inday Lichinora Vlog. Darkan TV. Annalyn Astorga. Okay. Yes. So yun guys, no? Napaka-successful na talaga ni Ate Inday sa negosyong to. Kaya I hope na isa ka rin sa maging successful sa susunod na, okay? Alam mo na yun, sa susunod na natin. Okay? Guys, huwag mo makakalimutan palagi na pagka nag-upisa sa negosyo, maliit lang muna bago ka umano sa malaking kumunan. Okay. So, from rags to rags. Rags to rags. Ayan. So yun guys, dito ko na tatapusin yung ating content sa araw na to. So maraming salamat din kay Inday Lichinora Vlog, yes, kay Annalyn Astorga, na kung saan ay pinagbigyan talaga tayo ng oras ngayon. So kay, thank you, sir. Pwede pakita mo yung iyong makulit na... Yes, nandito si Choi. Hi, Choi Yun. Yeah. Na-come here na. Please, come here. Na. Yes, Choi Yun. Come here. Say hi. Say hi to... Ito po si Chuyus talaga. Si yung name ng Chuyus Lichon Manok, siya po talaga yan. Ayan po si Chuyus. Pogi, guys. Ang pogi ng anak niya. So, ayun guys. So, maraming salamat ulit at thank you sa panonood. And have a nice day. God bless you guys.
And see you in my next vlog. Christmas, Christmas, I'm